Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat, sa buong member ng Success 200. Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa buong mundo, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga, ituturo po namin sa inyo kung ano yung adjustment na nangyari sa ating sistema or solusyon para mawala na po yung mga concern ng mga downline nyo about dun sa mga Tenga table. Kasi minsan, nangyayari sa atin na yung reklamo ng mga downline ay may mga Tenga table dahil hindi sila makangataw dahil yung mga account nila hindi pa pwedeng i-encode. Kasi bakit? Dahil yung sistema po natin kailangan mo nang buuin bago makapaglagay ng or kailangan mo nang paketing bago makapaglagay ng downline. Yung ibang apply naman na hindi natin siguro masabi na kasi yung iba sobrang dami na, yung ibang apply po ginagamit yung pera ng downline kasi nga hindi pa ma-encode yung mga binili na account ng downline. So ngayon po, maiiwasan na natin yung ganung sistema. Ituturo po sa inyo kung paano maiiwasan at kung anong adjustment ang ginawa ng kumpanya para mawala po ang Tenga table. Sabi ko nga, walang masama pong mag-adjust ang kumpanya, lalo para sa mga member natin. Wala pong overpayout, wala pong ginawang hokus-pokus yung kumpanya, yung ginawa lang po natin, ina-raise lang natin. Hiniwalay po natin ang mga nabubulok sa hindi nabubulok. Ibig sabihin po nun, iniwalay natin yung mga active leaders, yung masisipag sa mga tamad. So ituturo po natin yun ngayon sa inyo. Bukas po ang encoding natin, alas 12 ng umaga. Alas 12 ng madaling araw, sorry. Tanghali pala. Alas 12 ng tanghali, encoding na po natin para doon sa ating adjustment. Natawag po namin dito, step up. So, yung mga masisipag po, mas mabilis ang resulta at mas marami po ang mag-SBC sa account nila, lalo't sila yung masisipag. So, ito po yun. Okay. Ngayon po, yung ating sistema before na nangyayari ay ganito ha. Explain po namin sa inyo. Okay. Lagyan lang natin ng pangalan kung sino-sino ba to. Ito po yung sistema natin. Ikaw yan, si 1, si 2, si 3, si 4, si 5, si 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ngayon po, ito yung ating existing table. Sa kompla natin before, ang mangyayari, pag nabuo yung table na to, ano mangyayari kay you? Mag-SBC siya. Or sa madaling salita, tawag ng iba, exit. Nag-SBC to, lilipat sa second board. Tanong, anong mangyayari dito sa mga taong to? Di ba maghihiwalay? Magkakaroon sila ng separate table. Okay, so magkakaroon sila ng 7 table. Ito yon. Magmumula muna kay sa'yo. Okay. I-detalye po natin lahat para yung mga question ng iba, masagot na po natin ngayon pa lang. Okay? Okay. Ibig sabihin, si Juan, pag nag SBC si Yu, maghahati po yung dalawang 7 heads. Mapupunta po dito si Juan, si 3, si 4, si 7, si 8, si 9 at si 10. Sa kabila naman, si 2, si 5, 6, 11, 12, 13, 14. Okay? Ganyan po ang mangyayari dun sa ating sistema before. Pero tingnan nyo po ah. Working scenario, or ito po yung scenario. Si 3 tamad. Ibig sabihin, wala siyang invite. Ginawa niya, umasa lang siya sa kanyang upline para lagyan siya. Ibig sabihin, si Yu, hindi siya mag-SBC hangkat wala pong dalawa. Anong gagawin ni Yu para mag-SBC siya? Posibleng lagyan niya yan or lagyan ng ibang kasama niya para umangat lang yung table. Ganun po yung ating ginagawa before. So, ano pong solusyon natin? Para yung ibang may kalayaan or maraming invite na mailagay na nila yung kanilang invite. Okay, ganito po yun. Dati kasi, sabi natin si Yu, pag nag-encode po kayo, ito po yung paalala natin ha. Ngayon po, dun sa ating bagong sistema, pag nag-encode kasi tayo,
yung ngayong gumagana pang sistema natin, pag in-open mo ito, username, may encode mo na lahat yan. Tama? Ngayon, pag in-encode mo yan, dito sila magde-direct. Ibig sabihin, pag in-encode ko si 7, kahit ito yung buksan ko, pag in-encode ko si 7, dito mapupunta yung direct kay 3. Ngayon po, pag na-launch na po yung ating bagong sistema, hindi na po ganun. Kung sino yung account na open at encodan yung mga nasa ilalim, sa kanya po mapupunta yung direct. Okay, ganito po yan ha. Kunyari si U, ang direct niya ay si 1 at saka si 2. Si 1 naman ang direct niya ay si 3 at saka si 4. Si 2 ang direct niya, si 5 at si 6. So si 3 ang direct niya ay 7, 8, si 4, 9, and 10, 11, 12, kay 5. Sa 30 naman ay si 6 naman si 13 at saka si 14. So, ibig sabihin, lahat po sila may 2 direct. Nag-SBC sila. Eh, what if ganito yung mangyari? Yun nga, sabi ko sa inyo kanina, si 3 talagang wala. So, ang mangyayari dyan, para mag-SBC lang si Ken, lalagyan. Pag hindi nilagyan, nangyayari tenga. Doon na nagkakaroon ng reklamo. Kasi kagaya nung iba, naglalagay lang ng pera, walang gagawin. What if ito masisipag? Naging abala si 3 kasi ayaw niyang gumalaw. Tama? Ibig sabihin, naging pabigat siya. Kaya mayroong mga tinatawag na tenggang table. So, anong solusyon ng kumpanya, guys? Ganito. Ang gagawin natin, ang gagawin nating sistema, ay tinatawag nating step up. Wala pong masamang mag-adjust, lalo na kung kapakanan po ng mga member at solusyon sa ganitong problema. Ano pong ginawa natin? A-arrange po natin, ilalagay po natin yung masisipag sa tamad. Paano yun? Okay. Ganito nga. Instruction natin. Ito yung old complan. Ito po yung bago. Wala po kaming tawag dito. Wala po kaming naging overpayout. Ang ginawa lang natin ito, in-arrange lang po namin, ha? Para malinaw po yung sa iba. Okay? Ito po yung isulat po natin ulit. See you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, ito po yung ating tinatawag na split matrix system pa rin na application ng step up. Okay? Paano yun? Kunyari, si U, ang invite niya, sino? Si 1 at si 2. Si 1 ang invite niya, si 3 at si 4. Si 5, ay si 2 ang invite niya, si 5 and 6. Ngayon, si 3. Ang nangyari kay 3, wala talaga siyang ginawa. Ibig sabihin, si 3, as in, hindi talaga siya nag-invite. O sabihin natin, ang na-invite niya lang, isa lang, si 7. Si 7 lang muna invite niya. Ngayon, pagdating dito si 4, ang invite ni 4, wala rin. Sabihin natin, wala pa siya, ha? Si 5, ang invite ni 5 ay dalawa. Si 11 at si 12. Si number 6 naman, wala rin siyang invite. So, ang mangyayari, ang may laman lang dyan, ito lang, ito, at saka ito. Yun pa lang yung may laman. Ito, wala pa. Ngayon, what if si 7 mas masipag kay 3? Si 7 kumuha agad ng dalawa. Automatic po yun, kahit nandito ka sa level na to, pwede na po kayong mag-encode. Hindi ka gaya dati, nasa level ka na to, hindi ka pwede mag-encode. At yung mga invite mo or yung pay-in mo, hindi siya pwedeng ma-encode kasi nga, nasa level 1 ka pa lang. Level 1, level 2, level 3, level 4. Ngayon, meron na pong karapatan at pwede na mag-encode. Sabihin natin si 7, ang invite niya dalawa. Sino yun? Si 8 at si 9. Automatic po yun. Ngayon si 3. Ang nangyari kay 3, nakapag-isip na siya, na-invite niya si 10. Ibig sabihin, dalawa na rin si 3. Sa kanya si 7 at saka si 3. Si 10. Ngayon, eto talaga si 4, wala. As in, wala talaga. Si 6, wala din. Pero si 12, mas masipag siya kay 6 at saka kay 4. Ano mangyayari? Ang invite ni 12, dalawa. Sino yun? Ito yun, si 13 and 14. Kanya invite. Okay? Anong mangyayari sa ganung sistema? Unang solusyon na nagawa ng paraan, yung level 1, lahat ng may invite, pwede na pong mag-encode. Hindi ka na mag-iintay. Malinaw po ba yun? Ibig sabihin, lahat ng nasa level 1, pwede ka na mag-invite. May iwasan na natin yung mga upline na yung pera ng downline,
binibili ng codes, tapos yung mga codes, pinipay nila sa sarili nila. So alam na po natin yun, alam po natin na hindi lang po isa may ganong senaryo. Kaya marami pong ganon. So ito po, may iwasan na natin yung ganong problema. Anong mangyayari guys sa ganitong sistema pag nag-SBC na itong nasa taas? Anong arrangement ang gagawin ng kumpanya para masaayos yung mga masisipag sa tamad? Okay, ganito ha. Anong pagsasaayos ang gagawin? Okay. Isusulat po muna natin ang mga structure. Lahat po ng mga upline guys, tomorrow, maging maingat kayo sa pag-i-encode. Kasi pag inopen mo yung account, dun na mapupunta yung direct. Maximum of 4 direct po tayo dito ha. Maximum 4 direct. Hindi po, ang required po ng kumpanya, 2 direct. Pag 2 direct, ibig sabihin, aangat ka. Pero pag isa lang yung direct mo, depende yun. Kasi meron po tayong tinatawag na rules. May rules po na susundin ang pagbabasa ng arrangement ng table. Ano yun? Top to bottom, left to right. Ito po yung ating left to right. Okay? Sensya na po. Okay. Ito po yung rules na susundan. Pansinin nyo ha, ano ang gagawin ng sistema natin o ng system once na nagkaroon na ng pagsasaayos? Susundan itong rules na to. Una, gagawin ng system po natin ay babasahin ng system yung merong 2 direct. Okay? Sino-sino ba yung mga may 2 direct dito? Okay? Yun ang unang babasahin. Pangalawang babasahin, yung mga walang direct. Okay. Ito muna yung unang babasahin. Sino-sino ba dito yung may 2 direct? So, ang unang babasahin ng sistema natin, top to bottom, left to right. Okay. Sa top, ibig sabihin si 1 merong 2 direct. Sino yun? Si 3 at saka si 4. Si 2 merong 2 direct. Sino yun? Si 5 at saka si 6. Si 3, nung una, si 7 lang nakuha niya. Pero sumunod, si 10. Ngayon, ibig sabihin, pasado siya, meron din siyang 2 direct. Si 3. Dito, si 4 wala. Sumunod na binasa, sino? Si 5. Si 5. Ibig sabihin, si 5 meron din siyang 2 direct. Sino-sino yung mga walang direct? Natapos na tayo. Ah, meron pa. Si 7, sa baba na, meron din siyang 2 direct. Sino pa? Si 12, meron din 2 direct. Okay. Natapos na natin, guys, yung mga may 2 direct. Nabasa ng sistema. Ito po, mula top to bottom, left to right. Okay, natapos na. Ngayon, ang susunod na babasahin, yung walang 2 direct. Sino-sino naman yung walang 2 direct? Si number 4? Si 1 meron, di ba? Si 2 meron. Si 3 meron. Si 4 ang wala. Sumunod, si 5 meron. Si 6, wala. Si 7 meron. Si 8, wala. Si 9. Si 10. 11. Si 12 meron. Si 13. At si 14. Ito yung mga may 2 direct. Ito naman yung walang direct. Ngayon, ito yung binasa na rules, di ba? Etong mga to, isisegregate lang natin, paangat. Bakit? Kasi sila yung may, na-hit nila yung requirements ng 2 direct. Eto, walang 2 direct. Kaya, nandun pa rin sila sa posisyon nila. Tingnan nyo guys ha. Ganito po ang pagsasayos nun. Si number 1, nandito. Okay? Ito yun. Sumunod na may 2 direct, uunahin natin, iayos sa sistema natin yung may 2 direct. Sino pa? Si 2. Sino pang sumunod? Si 3. Si 5, si 7, at saka sino? Si 12. Saan mapupunta natapos na natin ilagay yung mga may 2 direct? Ang susunod natin ilalagay yung mga walang direct. Saan mag-umpisa ulit yun? Dito, mula left. Mula taas pa baba. Si 4, si 6, si 8, si 9, si 10, 11, 13, and 14.
Guys, pansin ninyo ha. Tingnan nyo po. Ito yung old system natin. Okay? Nangyari, si 3 tamad. Kung hindi man siya maging byte, ang mangyari sa table na to, tenga na. Tama? Ngayon, nag-SBC si Ken kasi ay si CU, tinulungan niya ilagay si 7 kaya siya nag-SBC. Paglipat, pag SBC nun, pag ayos ng table, ganito pa rin yung sistema. Ibig sabihin, umangat yung walang ginagawa. Tama? Umangat. Sino pa mga umangat? Posibleng umangat yan lahat. Pero dito guys, pansinin mo to ha. Dito sa kabila, si 3 kasi kasama din yan eh. Dito sa kabila, sino yung mga naunahan? Yung mga tamad na unahan, tingnan nyo po ito ha. Si 7 at saka si 12, sa gantong structure, dito, nandun pa rin sila. Tama? Pero dito, sa ating step up na sistema na linagay ngayon, na sagot sa tayong table, pansin nyo po, pagdating dito, saan napunta si 7 at saka si 12? Umangat na po sila. Naunahan nila sino? Naunahan niya si 4 at saka si 6. Kasi si 4 at saka si 6, nandito sila, walang direct. Saan sila napunta? Si 4 at saka si 6, nandun pa rin sa level 2. Si 7 and 12, nandito na sa level 3. Okay? 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sabihin, naunahan nung masipag yung tamad. Okay? Ganun lang po ang solusyon natin sa tenga. Okay? So, lahat po ng mga may downline dyan, guys, yung mga table nyo po, pag na-up na po natin yung system, mamayang alas 12 ng tanghali, pag na-up na po natin yung system natin, kasi ganito po yun. Yung system natin, pag ni-read ng ating sistema, lahat po may 2 direct, diba? Kasi kahit ito i-encode mo, ito buksan mo, malalagyan niya ng 2 direct. Ito. Tama? Kasi pag in-open mo, automatic sa kanya napupunta, hindi dito. Okay? Ngayon, pagbasa ng sistema, kasi nandun na yung mga structure nyo, hindi naman na pwedeng galawin yon. Pag na-up na natin yung step-up na sistema sa ating website, pag na-up na po yon, yung mga may dalawang direct, lahat kasi may dalawa pa eh. Pero, kung sakali, yung mga ito, tamad talaga ito, nag-step up siya pataas dahil pagbasa nga may 2 direct siya, yun lang yun, pag umangat na yan, lahat po ng tamad, wala na siyang magagawa, nandito lang siya, hindi siya gagalaw, nandiyan lang siya sa level na yan. Hindi po mag-up yung tamad. Kasi, isisegregate po natin yon yung masisipag sa tamad. Ihiwalay po natin. Okay? Pansinin mo, ito guys ha, pag-usapan natin si 4 and 6. Diba kanina, nandito sila? Okay? Si 4 and 6 na tayo, pag-usapan na natin itong si 4 and 6. Nandun pa rin sila sa level na yon. Pagdating sa level na yon, tamad pa rin sila. Wala pa rin silang ginawa. Anong mangyayari sa kanila? Tingnan nyo to ha. Okay. Si 3, posibleng kasi hanggang 4 po yung direct, hindi namin ginawang dalawa. Kasi posibleng pag dalawa lang, kung ito hindi pa rin sila kumuha, magiging abala na naman. Tama? Anong lamang pag 4 yung direct mo? Lamang kapag 4 yung direct mo kasi maraming tao or username ang magpapalo papunta sa second board. Maraming mga slot ang pupunta sa'yo kasi maraming ang direct mo. Okay? So what if ito tamad talaga siya? Kung 2 direct lang ang required, abala na naman. Magkakaroon naman ng tenga. Kaya ang ginawa namin, 4. Okay? Paano yon? Ibig sabihin, si 3, pwede pa siyang kumuha ng dalawa pa. Okay? Sabi natin si A, si B. Si 5 naman, pwede rin siya, or sabi natin si 8, kumuha ito ng si D. Ito naman, kumuha rin ng EF. Galing yon sa dalawang ito. Ngayon, si C, naka-invite na siya. Posibleng nanggaling kay C yung dalawa dito. Okay? So, sabihin natin ito si C1 at saka si C2. So, yung sino-sino yung may dalawang direct? Pag-usapan natin. Ang may dalawang direct, ito, siyempre, lumagpas na siya. Naging 4 na kasi may dalawa siya before. Ito, ito, at saka si C. Okay? So, ganito. Ang pagsisegregate nun, ganito ulit. Pag in-arrange natin yan, babasahin ng system natin ulit kung sino yung may 2 direct. At babasahin ulit ng system kung sino yung walang direct. So, sino-sino yung may 2 direct? Si 3,
Okay? Si 5. Sino pa? Si 8, si 9, at saka si? Si C. Okay? So, anong nangyari dyan, guys? Yung mga wala, sino pa rin yun? Si 4, si 6, tsaka si A, B, C1, C2, tsaka si D, E, and F. Medyo ang dami na. D, E, and F. Ang pagsisegregate nun, uulitin natin, eto mag-aangat pa rin ito. Aangat yung may mga dalawa. Etong wala, nandun pa rin sa level na yon. Pag inayos siya ng sistema natin, nandun pa rin sila, hindi sila makakaalis. Kaya, yung bago nating sistema yung step up, kung masipag ka guys, para sa itong sistema na to. Maraming tao, maraming member natin before na nag-alisan, hindi natin masisisi kasi nga may lahat naman ng sistema ng kumpanya, lahat ng sistema ng ginagamit na marketing plan ng ibang kumpanya, may mga kahinaan yan. Yung level, may kahinaan. Star step, may kahinaan. Binary, may kahinaan. Kailangan pantay. Pag hindi pantay, wala kang pairing. At may overpayout pa, kaya may safety na nilalagay. So, lahat po ng sistema may kahinaan. Sa atin po, before, nag-i-share natin, anong solusyon? Meron po tayo ngayon step up. So, lahat po ng mga leader dyan na gusto kong tawag yung business natin, mas mabilis pong mahataw ngayon. At alam pong yung negosyo natin para sa ito. Kaya, stick to one ka lang sa kumpanya natin. Tuloy-tuloy ka lang para sa ito. Bukas ng alas 12 ng hapon, encoding na po tayo guys. So, yun po. Na-update ko lang po kayo. Ulitin ko, sa pag-encode, pag in-open mo yung username mo, dun mapupunta yung direct mo. Maximum 4 direct. Kaya maging maingat po kayo sa pag-encode. Ilalagot mo muna bago ka mag-login ulit para i-encode yung dalawang slot. Okay po? Dun sa mga downline guys, isang username or isang code lang po ang ibigay nyo sa upline nyo ha. Baka mamaya, yung upline nyo na naman ang mag-encode, encode niya sa kanya lahat. Sana po, iwasan na po natin yung ganon. Abangan nyo po, magkakaroon po tayo ng explanation. Artista po yung mag-explain doon sa ating dashboard para may paliwanag po video ang terms and condition natin. Kasi hindi lahat po nagbabasa. So ilalagay po natin doon na mismong artista nagpapaliwanag para po maiwasan na natin yung mga ginagawa ng mga team leader or ng mga bagong member na panggugulang sa kapwa nila, new member. Okay, maraming salamat po sa inyo guys. Abangan nyo po ang update natin. Thank you po. Success 200. Iba sa iba.